Don't miss it! Pagmaalam sa batas, hindi mahuhulog sa mga butas ng anumang relasyon. Samahan sina Attorney Mel Santamaria at Gladys Lana Lucas para sa isang oras at kalahati na hitik sa legal na solusyon. Kahit pa sa ilegal na sitwasyon, mag-asawa, magkaibigan, mag-amo, mag-ano nga ba kayo? Laging may tamang exit sa maling entrance. Relasyon, Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 ng tanghali hanggang alas 2 ng hapon. Sa Radyo 5, 92.3 News FM at 1PH Signal Channel 1. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ginebra San Miguel. Lahat tayo'y magkaisa bilang One Ginebra Nation. Sasagutin na ni Attorney Mel Santamaria at Gladys Lana Lucas kung papasama sa tao o sa batas ang napasukan mo, relasyon. Sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Magandang tanghali po mga kapatid, kaibigan, mga kababayan. Muli, nasa relasyon po kayo, 12:30 to 2 o'clock. Ito po ang inyong lingkod, si Dean Mel Santamaria. Hello po sa inyo. How are you? Kumustas? Muy bien. Yun, okay, magandang tanghali sa iyo, Dean. And of course, I'm joining you today dito sa programang Relasyon. Yan, magandang tanghali sa lahat ng mga nakikinig na sa atin sa Radyo 5, 92.3 News FM. Pati na rin yung mga nanonood sa aming live streaming on FB at mamaya lang singlet, no? Tayo ay live din na mapapanood po ninyo sa Signal TV sa Channel 1 sa 1PH. Samahan ho ninyo kami ni Dean ngayong araw ng Biyernes hanggang alas 2 ng hapon. Para sa mga makabuluhang talakayan na naman ng mga issue na inyong binibring up, no? You bring this up tungkol sa mga problema ninyo sa buhay, nandyan si Dean para kayo bigyan ng bay. Yan! Mag-post na po kayo ng inyong mga questions. Kung gusto ninyong itatanong yung mamaya si Dean sa ating Q&A, maaari ninyong i-post yan sa ating official Facebook page na Radyo 5, 92.3 News FM o sa official page ng programang Relasyon. At kung kayo ay live nang nanonood sa aming broadcast via streaming, pwede rin po sa comment section. Okay, haba ng aking welcome. Approved si Nicanor. Oo, na-miss ko yung relasyon for a few days din. Pero syempre, nandyan ako, nanonood sa'yo palagi without fail. Okay. So ang balita, well of course, isa sa mga balita, I'm sure nabanggit mo na rin to hanggang end of the month. Pinalawig na muli ang ating quarantine status to, ganun pa rin, general community quarantine. Ayan. Okay. Lunes po, Lunes. Ano mangyayari sa Lunes? Magsisimula na yung ating mga estudyante. Pasukan. Pasok. I will pray that it will be a successful opening of classes for our public schools as well as some private schools. Kasi yung ibang private school nag-umpisa na. So mga public schools, I think sabay-sabay silang magbubukas. I just hope everything works well. Ayan, Ayan, tama. Merong suggestion din, ha? A group of teachers daw are proposing na yung pagbibigay daw ng grade sa mga estudyante ay gawin na lang na pass or fail para daw maiwasan yung distance cheating. Being a professor yourself of years, ang dami na. Do you think okay ito na pass and fail lang? Okay naman yan, Gladys. Pass or fail. Kaya lang, siyempre, the reason why maganda rin yung numerical is because natatanda mo yung every grading period. Sa every grading period, lalong-lalo na sa elementary, merong objective standard of evaluation. Kaya, kasi lahat ay grade, pass, fail, pass, fail, pass, fail. So, minsan, hindi mo nakikita kung saan siya... Kung alibawa, sa language, let's say language, tapos ang pinag-aralan doon, may quiz sa direct object, may quiz sa indirect object, may quiz sa present tense, may quiz sa past tense. Diba Gladys, madami mga tense dyan, lalo na sa language. Doon, at least makikita mo, Gladys, oy mahina ka dito sa indirect object.
Uy, medyo mahina ka dito sa diagramming or something. So, at least, merong a little bit of an objective standard. Pero kung lahat ng quiz rin, everything else is pass-fail, 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 eh baka maging complacent kasi. May tendency maging complacent really rin ang mga teacher at ang mga estudyante because they know right. Ma-acquire lang nila yung lowest possible passing mark, pasa na. Okay na. Pasado na. Pasa na, okay na. So, is the downside. That is the downside. Of just having pass and fail. Just assure that there is a proper objective standard of evaluating the student each and every step of the way sa elementary. Sa elementary. Mm-hmm. Pagdating ng college, matatanda na yan. They know what they have to mm-hmm. do. Pero sa elementary kasi and high school, guidance is really siguro dapat a must. 90% a must. Of the way. Di ba, Gladys? Correct. Oo, yan. Ako naman, I'm not in the, wala ako sa academe, kayo kasi din, talaga alam nyo yung mga measures and everything. Pero, from a practical point of view, ang basa ko niyang ganito, okay? Pass, fail, without distinction kung anong performance, di ba? Tama ka. Basta na-reach na yung certain level, okay na, pwede maging complacent ang estudyante. Pero for me, kung may bibigyan mo ng value or numerical value yung performance niya, makikita mo na may pwede niya pang i-improve ang sarili niya. Tapos sa isang area, may weakness siya. At doon din sa grading, di ba may chance ang estudyanteng bumawi? Yes. Di ba? Pass yung pala, pass, hindi na nakita na kailangan pang i-improve, may mga pagkukulang pa, may kakulangan pa sa kanyang natutunan, sa level, sa standard na yun, parang hahayaan na lang. Pero kung nakikita na meron nilagay ng numerical value, baka kailangan pa ng ayusin pa para at the end of the year, sigurado tayo na yung mga dapat niyang matutunan talaga ay mapunta sa estudyante, yes. Ma-acquire. Correct. So, yun lang sa akin. But I think the reason why they're proposing this is because na, para daw maiwasan ng distance cheating. Yung distance cheating. Hindi ko alam, hindi ko ma-relate. Hindi ko rin ma-relate yun. Para maiwasan ang distance cheating. Hindi ko ma-relate yun. Alam mo, Gladys, kung bakit. Hindi ko rin ma-relate yun. Kasi you could put certain controls. Just yes. Sana nanonood sa atin ng Department of Education. For example, yes. Sa FEU, sa akin, sa eskwelahan namin. Okay. May instructions lang kami. Put your camera at a place when we could see your arms, your head, and your test paper. That's it. Ganun talaga. That's okay, the ano lang. That's the and naka-monitor rin kami. Nakatingin kami sa Zoom. Yes. We see them. Mm-hmm. Now, siyempre, alam mo, ang mga, there will be some very good cheaters, yeah. Whatever. And even without naman kasi. Magkagawa ng paraan yes, yan. Ibig sabihin, yeah. Nalelesen mo yung ganong cheating basta sa exam. Ganun lang sila. And you know, it works well if it can be, at saka isa pa, 1 or 2 weeks before the, let's say, midterm examination, yeah. Have a trial. Mag-trial ka, magpa-quiz ka. Quiz everybody and see para maayos mo yung camera. Look at your student, tignan mo. Dapat ganun. Meron kayang training ganyan ng mga ano, ang mga public school teacher. And pangatlo, Gladys. How to pass the papers? Aha. Submit yung submission. Submission. Ng alam mo ba, Gladys, ang ginawa ko nung nag-trial kami, nung nagpa-quiz ako, sabi ko, okay, this is a 15 minutes quiz, 2 questions. Nag-quiz ako. Tapos, to give leeway, sabi ko, okay, to be able to pass your papers, okay, this is what you will do. Email nyo sa akin, backup sa Zoom, and then dun sa aming app. May app ka, as in, yung tawag sa canvas, no? Alam mo, yung 15 minutes, super tagal doon. In less than 5 minutes, nasa akin na lahat. Pasok na. Mm-hmm. And sa almost sabay-sabay pang dumating. So sabi ko, wow. Tapos, pina-hard copy ko na lang. Pina-hard yes, copy ko na yes. lang. And it's a test paper. Mm-hmm. So, dapat may mga trials na hindi alam ng mga estudyante, nagta-trial yung teacher. Or pwede rin sabihin sa mga estudyante, pero mas maganda, hindi sasabihin, para may pressure. Alam mo yon, may pressure ng konti. And it's not bad to have yung tinatawag nating constructive pressure sa mga estudyante.
you have to push them. You have to push them to study. And that's the value of education. A professor, a teacher pushes a student to study because the natural inclination is lalong-lalo ng elementary maglaro. Magliwaliw, et cetera, mag-enjoy. And that's yan, why a classroom is a controlled system where you allow student to feel a little bit of pressure to be able to push them to study. Diba? Kaya nga, kaya nga minsan, pinapapunta yung estudyante sa harapan ng klase para magbasa. Diba? Something like that, yun, yun. So this is really where the role of the parents come in. Pag ganito, yung ganito. Yes, ang laking bagay yung mga magulang na nandun talaga guiding the students. Kasi like we said, controlled yung classroom dito, hindi eh. Pupwedeng, akala mo nakaupo pero may ibang ginagawa, distracted, pwedeng tumayo, umalis, diba? Sa setup ko, yun na nga, kailangan ng magulang. Ako, live challenge. Anyway, that's on Monday. And, we and isa pa, Gladys, ha? Isa pa, Gladys, ha? Ito, ha? Siyempre nakikita mo yung mukha ano nakaganon sa screen dapat you will be able to discern ako ang pinost niya elitrato lang. Kaya pala hindi kumikimustil pala all the way na-distract kasi marami kayo maraming mga estudyante hindi mo napansin yung isa pala doon eh picture lang nilagay. Kaya kung ako nangyayari sa akin doon tatawagin ko alright Mr. Santos tama. What can you say about it? Oh, where is Mr. Santos? Where are you? Tapos minsan narin ko, sir, you really have to, alam mo, you, and you can do it in a, not in a very castigating way, alam mo, in a very funny and enjoyable way, para, and it's more productive, alam mo, it's more telling. Yes, anyway. So that's going to happen starting Monday, October 5 for public schools passing at Marema. Okay, meron din mangyayari sa Radyo 5 starting October 5 actually, Dean. And I'd like to take this opportunity to invite all our listeners, lahat ho ng mga tagapakinig ng Radyo 5, 92.3 News FM. Simula po Lunes, inyo nang mapapakinggan sa impilang ito sa 92.3 News FM, ang bagong shows. Okay, umaga po ay gigisingin kayo. 4 o'clock in the morning, gigisingin kayo ng tambalan ni na Laila Chicadora at ni Mon Gualvez. Sa bago naming show, nagigising sa inyo, tinawag namin ito, tatawagin natin itong bagong gawi. Yan, how to live our lives in the new normal. So yan po. And of course, alam ko marami na sa inyo nakakaalam nito, simula po alas 6 ng umaga, 6 in the morning until 10 in the morning, makakasama ninyo si Ted Filon, DJ Chacha sa Radyo 5. Ayan, sa Lunes na po yan, October 5, dito sa Radyo 5. At mapapanood din po ninyo sa 1PH ang Ted Filon, DJ Chacha sa Radyo 5 mula ho alas 6 ng umaga hanggang, alas 8 yata, 6 in the morning to 8. Sisiguruhin natin mamaya ang schedule. So that's on Monday sa mga listeners ng Radyo 5 din. Yeah. Okay. Ayos. Exciting times. Exciting. Okay. So anyway, let's pray before we start with our word of the day. Panginoon, nagpapasalamat po kami at nakarating kami sa araw na to sa pagsisilbi ulit sa aming mga kapatid para po mabigyan sila ng gabay sa paglulutas ng kanilang mga suliranin at para na nga po masayahan na kahit na kaunti ang kanilang mga buhay at mag-aangan ang kanilang mga pasanin. At lahat po ng aming kilo sa pagbibigay direksyon sa kanila ay aming iniaalay para sa inyong ikabubunyi sapagkat kayo po ay tapat at wagas ang inyong pagmamahal. Amen. Amen. Okay. At isa bang paanyaya pala no sa mga nanonood sa atin sa TV5. Ang Ted Filon DJ Chacha sa Radyo 5 ay mapapanood din po ninyo 6 to 7:30 in the morning sa TV5. That's Monday to Friday. Every day yan. Okay. Din, may isang nakita kanina na monitor tayo no, yung ito yung tungkol doon sa may panukala. No, may panukala doon sa edad kung saan kailan ba natata- ito ikaw na lang magpaliwanag ko. Kasi ito ang ating word of the day. Tama, kaya siguro dapat mag word of the day na tayo.
Yes, okay. Layon ng programang relasyon na makapagbigay ng payo na naaayon sa batas. Para higit na maliwanagan sa terminong legal, narito ang ating Word of the Day. Ang ating Word of the Day po ngayon ay yung age of consent, no? Kasi po, basta't krimen ang pinag-uusapan at pinag-uusapan po ang rape, siyempre po, ang rape po ay ang isang sitwasyon na ang kung saan ang babae ay sapilitan sa anumang pamamaraan, psychological, sa pangloloko, sa moral ascendancy, sa violence, intimidation, threat, para puwersahin magkaroon ng sexual contact. Ayan po, rape yan. Kaya minsan, ang sinasabi nila, yung may mga sweetheart defense na sinasabi, sweetheart ko naman po yan, pumayag yan. O parang mga ganon, tawag doon mga sweetheart defense. Pero po, kaya po nakikita nyo kung mapatunayan na medyo may implied consent naman, baka nawawalan po ng sigla o nawawalan ng lakas ang kasong rape, halimbawa po. Pero po sabi po sa ating batas, may tinatawag na statutory rape. Diyan po pupunta yung kahalagahan ng age of consent. Kasi po, basta't nag-contact sa isang bata below 12 years old, whether may consent o wala, whether pinilit o wala, rape na po. Talagang mabibilanggo na po kayo ng 30 to 40 years. Yan po ang yan ang ibig sabihin ng age of consent in relation to criminal law on rape. At mahalaga yung statutory rape. Yes. Kasi nga, di ba din, eto, sinasabi kasi dito, the Senate Joint Committee of Justice, Human Rights, and Women, Children, Family Relations, and Gender Equality approved on first reading a bill seeking to increase the statutory rape age to 16 years old. Dahil nga under existing laws, the age of consent in the country is 12. So kung ito'y pumasabi lang isang batas, ano ang mangyayari? Ibig sabihin, basta nakipagtali ka sa isang, let's say, 15 anyos na babae, rape. That's it. Rape. Kahit pa girlfriend mo siya at siya ay talagang hindi mo pinilit, di ba? Yan ang ibig sabihin ng kahit hindi mo pinilit, girlfriend mo siya, with consent, rape pa rin considered yun kung itong batas na ito ay maipasa. Yeah? Yes. So ganun ang ibig sabihin. Sapagkat ang pagpapalagay niyan, ang mga batang age of majority, below 18, kaya nga, basta't magpakasal ka, dapat 18 ka, di ba Gladys? Yung mga below 18, hindi pa nila na nalalaman ang kalaliman, let's say, ng love, di ba, ng mga emotional relationship. Walang lalim yon. Talagang hindi pa nila masyadong nauunawaan. Manapa ang mga batang below 16. At siyempre, sa mga sitwasyong ganyan, dapat meron kang sariling pag-iintindi sa mga sexual contact na ganyan, no? Kasi kadalasan, baka nilalaro lang yung isang babae o lalaki. Kasi pwede na rin rapin ng lalaki, no? So lalaki at parang pinaiikot lang ang isip, pinapainganyo lang, pinapalapit lang, pero talaga may ulterior motive. So, para mawala na yung mga assessment na ganun sa isang korte, ang tatanong lang, ilang taon ng bata? 15 years old po. Okay. Wala, rape na yan. Okay. Ano pa, depensa mo? Kahit sabihin niya, halimbawa din na, siya naman po ang lumapit sa akin, may gusto siya from the start, hindi talaga, no? Wala. Beware. Wala. No way, it will not save. Oh, yes. So, alam mo, hindi madaling sabihin kung okay o hindi, ano, Gladys. Talagang dapat nilang pag-aralan mabuti. Pag-aralan mabuting mabuti. Diba? Sabagay, wala naman, kung ang pinag-uusapan dito, mga taong below 18 under the Juvenile Justice Act, wala namang nakukulong na absolutely wala namang nakukulong below 15 and below 17 also and below, generally walang makukulong unless may discernment, no? So ganon, pinagjajibe siguro nila.
Oo. Doon mo makikita din na talaga nag-evolve ang batas. Depende rin sa mga kondisyon, di ba? Yes. Kasi kung tutuusin nung panahon, pwede na mag-asawa ang 14 anyos eh. Di ba? Tama. Tama. Di ba? Oo. Oo. So yun talaga nag-evolve. Tsaka alam mo yung evolvement ng batas. Akala nung iba, ang batas nag-reactive. Pero proactive rin ang batas. Proactive. Sapagkat it helps in creating tradition, creating a norm of conduct. Alam mo ba, sa totoo lang, nung pinasa yung 18 years old, the marrying age, eh, madaming nabigla doon. Oo, madaming pa pumiyok. Madaming pumiyok. Ba't ganun? Di ba? Ganun? Ganun na, ganun na, yun ang marrying age. O so, since 1988 pa yan, pero nakasanayan na. Sinanay tayo sa pagdaloy ng panahon. Yung pagkabigla noon, nasanay na tayo. Now, it's the norm. Norm of conduct na natin yan. Diba? Correct. Kaya ganun siguro ang gusto nilang mangyari para para maiwasan ang mga pangmomolestya. Yes, okay. So that's our word of the day. Okay, nabanggit mo yung norm of conduct. Nabanggit mo yung norm of conduct. Hindi ko na, hindi, huwag natin kaligtaan na ang norm of conduct natin ay mag-iingat pa rin tayo every day dahil nasa ilalim pa tayo ng pandemya. At ano pinakahuling mga numero mo worldwide din? Ito ang aking numero na worldwide. Sa world ay 34,479,555. At ang mga namamatay po ay 1,027,653. At ang mga nagre-recover ay 25,667,185. At ano naman ang tala sa Pilipinas? Balita ko, Gladys. Well, dito sa Pilipinas, ngayon din, lampas ng 300,000 ang reported COVID cases as of yesterday, October 1st, ayon sa DOH, 314,079 cases. Kasi nagkaroon ng karagdagang 2,450 na cases. Doon naman sa tala ng mga recoveries, 254,223. Nagkaroon kasi ng additional 771 recoveries. Yung tala naman ng mga namatay, 5,562 because of the additional 59 reported deaths. So, as of yesterday, ang active cases sa buong bansa, 54,294. Alam mo, Gladys, parang may nabasa ako na ang Philippines daw nag-breach na ng above 21. Nasa top 20 na tayo. Kaya lang dapat i-confirm ko ito. Ano? Singa niya, tingnan mo nga kung may news item na gano'n. I think nasa Philippine Star eh. Pero napasadahan ko lang kanina. Pero share din po natin. 20th place na? Oo, parang 20th or even above. Pero tingnan natin kung ma-verify natin yon. Ayan. But whether, okay, 20 man, 21, or even 25, tuloy-tuloy pa rin po ang pag-iingat nating lahat. Social distancing, napakamahalaga. Huwag nating kalilimutan ang pagsuot ng mask at kasama na rin ang face shield kung kayo lalabas. At syempre, huhugasan natin ang ating mga kamay. Always make sure na hindi natin ito nilalagay sa kahit saang bahagi ng ating mukha. Mag-iingat pa rin ang lahat. Okay, ingat. So that's it din. Yep. Ngayon, that's it. Pwede na siguro tayong mag-start with our Q&A. Yan, Q&A na tayo, mga kapatid. Ang programang ito ay bukas sa pagbibigay daan sa paglalahad ng inyong mga problemang pangrelasyon. Mangyari lamang tumawag, sumulat, o kaya naman kapatid, mag-FB message na. Mag-FB message na po kayo, maaari rin kayong mag-post sa comments section ng ating live streaming and of course, sa Facebook page ng programang Relasyon at Facebook page ng Radyo 5 92.3 News FM. First question, Dean, eto. Good afternoon. Ask ko lang po, pwede ko bang sampahan ng kaso? Yan. Nung yung nagtestigo laban sa akin, pero wala naman po siyang alam sa pangyayari. Kaibigan kasi yung testigo ng nag-file ng kaso sa akin at puro kasinungalingan lahat ang sinabi niya. Opo, basta't po nagsinungaling sa korte, ano rin po yun perjury? Kasi po yun ay isang salaysay na niligay niya after nanumpa siya na sasabihin niya ang totoo to tell the truth, nothing but the truth, so help him God. So opo, kung kasinungalingan, talagang literal na kasinungalingan at walang kaduda-duda, pwede pong filean siya ng perjury. Yan po. Mm-mm. Tapos yung nag-udyok sa kanya,
na magsinungaling yung nag-udyok sa kanya, ang tawag po doon, subornation of perjury. Ayan. Subornation. Oh. Ayan. Okay. Parang ng word of the day na ba natin yun? Oo nga. Alam mo, Gladys, basta nag-aral ka ng abogado, pag abogasya, madami talagang mga bagong kataga na dapat ano eh, maging familiar ka na lang at makasanayan. Kinikwento ko nga sa mga estudyante ko kasi kanina yung tungkol sa family law ang pinag-aaralan namin, yung benefiting the family. May technical okay. phrase kasi ang family law dyan, redounding to the benefit of the family. Sabi ko nga eh, nung nag-aral ako ng batas, first time ko lang narinig yon. Akala ko nga wrong spelling eh. Akala ko rebounding. Rebounding? Yung pala may totoong word na gano'n. Redounding. Redounding. Ang ibig sabihin lang, ang binibiyayaan ay ang pamilya. Yun lang naman ang ibig sabihin nun. Redounding. Biyaya sa pamilya. Okay. Eto din. Next nating question. Good afternoon po. Ano ang ginagawa ng isang judge sa mediation? Ayaw po ng areglo ang petitioner. Ano naman ang kasunod kapag natapos na po ang mediation? Salamat and God bless. Technically po, ang isang tao po o ang mga litigante, technically po, ay hindi po talaga mapipilit mag-mediate. Dapat po okay. kusang loob yun. Pero ginagawa na pong yan ay norm sapagkat minsan akala ng mga tao na ayaw nila makipag-ayos pero kung nakapag-usap na, eh meron palang solusyon. Ano po? Yes. Kaya ginagawa po yung important stage rin po yon ng litigasyon. Pero kung wala pong nangyari at kahit na po ang ano pang pamamagitan ng WES o ng tinatawag na mediator, kung wala pong nangyari, eh talagang tuloy-tuloy na sa kaso. Iyan po ang iniiwasan ng litigasyon. Ang pagpapresenta ng ebidensya na maaaring tumagal ang kaso, pagpapaigting pa ng sama ng loob ng dalawang panig, yan pong iniiwasan sa mediation. Pero kung wala talaga pong magagawa, ayaw ng petitioner, hindi po mapipilit na pumasok sa isang kasunduan. Kasi po ang endpoint ng mediation ay isang kasunduan. At yung kasunduan na yan ay aaprubahan ng korte. At pag naaprubahan ng korte, yun po ang mababasa niyo sa desisyon. Ang desisyon niya ganito eh. Decision. Okay. This is a case between A and B which was filed on this particular date. But on mediation, the following agreement signed by both parties was entered into. Kukopyahin lang po. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos ang pinakahuli po, the court does not find anything irregular in the compromise agreement. The parties are hereby directed to strictly abide by it and this shall constitute the judgment of this court. Tapos. That's it. Ayun. Okay. Anyway, pagpapatuloy po namin ni Dean ang ating Q&A. May panahon pa kayo para mag-post ng inyong mga tanong pero maghahatid muna po ng ilang paalala ang aming hintilan mula sa aming mula dyan sa TV5 Media Center. Dyan lang po kayo. Babalik ang programang Relasyon. Ang ating oras, 1:01 na hapon. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Hinebra San Miguel. Lahat tayo'y magkaisa bilang One Hinebra Nation. Halos 200 parangal ang natanggap niya para sa kanyang galing at husay sa radyo at telebisyon. At sasamahan siya ng nag-iisang diyosa sa balat ng FM radio. Simula October 5, alas 6 ng umaga, nasa Radyo 5 na si DJ Chacha at Ted Filon. Sa mundo ng showbiz, dalawa raw ang mukha, malungkot at masaya. Pero tao rin po silang tulad natin, nasasaktan, umiiyak. Nagkataon lang na sila'y nabubuhay po sa harap ng mga kamera. Pero sa Christopher Minute, ang lungkot, panandalian. Ang saya, happy hormones po muna tayo. Pang matagalan. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Spread chika, pero spread happiness din. Dahil ang chika, nakakahawa man, happy lang. Christopher Minute. Samahan ang reyna ng happy hormones, Christopher Min. Kalimutan po muna natin ang ating mga problema kahit pansamantala lang. At Romel Chica. Tumutok po kayo, kami na po ang bahala ni Nari.
buhay sa inyong hapong tsikahan. Sa Radyo 5, 92.3 News FM at 1PH Signal Channel 1. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ginebra San Miguel. Lahat tayo'y magkaisa bilang One Ginebra Nation. Santa Maria, Gladys Lana Lucas. Relasyon. Sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Tuloy po tayo sa ating programang Relasyon. Si Dean Mel Santa Maria po ito. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagsasagot ni Dean sa inyong mga tanong at pagbibigay gabay ni Dean sa inyong mga suliranin. Okay, next question, Dean. May Sinaloa, this is from Bernadette. May sinalo akong property sa friend ko dahil hindi na siya nakabayad. But I maintained her name as the buyer. Yan. Ako lang ang nag-finance kasi senior na ako, hindi na ako pwedeng mag-amortize. Ngayon, ano pong agreement ang gagawin namin ng friend ko para mapunta sa akin yung authority niya to transact in her behalf? Although nag-usap na kami na ibabalik ko sa kanya whatever na naihulog niya. I will continue paying. Okay naman sa kanya. Willing siyang ibenta na ang property sa akin. So, parang sinalo niya, nagkaroon na ng equity payment daw yung kanyang friend. What's the best document to execute between the two, Dean? Well, okay, Gladys. If you're asking me what is the best document, okay, it is a document which is a deed of assignment of that contract to you with the express approval of the other party. Hindi ho pa pwede yung ganito eh. Diyan po mag-uumpisa talaga ang gulo. Diyan po mag-uumpisa ang gulo. Hindi po pwedeng ganito, ano po ha? Meron tayong, may CA, katransaksyon ang bangko. Okay? Okay. Yun ang, kasi ang bangko nag-finance. Tapos nilipat lang sa inyo yung contract, deed of assignment. Okay naman po yun. Pero hindi po ganyan ang practice sa isa kung may magkoconsulta kayo sa abogado, halimbawa Gladys, sapagkat parati mo dapat ipakita doon sa katransaksyon ni A kung sino na ang totoong partido dito. Kasi po, hanggat hindi nyo ginagawa yun, nakatuon si bangko kay A. Di ba po? Pero ako ang nagtataguyod kay A, pero alam ko dapat akin na iyon, dapat ako magkakaroon ng karapatan doon. Pero para sa bangko, wala akong K. Di ba napaka matindi po yun? Napaka malabo niyan. Ang importante po dyan, kayo, nang nagtitinda sa inyo, at ang bangko, uupo, at mag-uusap, at pipirma ng deed of assignment, isama niyo po ang bangko para po matapos na lahat, mawala na si A, at kayo na lang ang titignan ni bangko. Kasi po, basta pumasok po kayo sa kontrata, hindi nyo po talaga maiiwasan ang magkaroon ng obligasyon. Ano po, ha? Okay. Talagang hindi nyo po talaga maiiwasan. Dapat tanggapin yon na magkakaroon kayo ng obligasyon. Kaya ang pinakamagandang dokumento, kasama sa usapan, kasama sa lagdaan, yung creditor. Yan po ang pinakamaganda. Hindi lang kayo. So, deed of assignment plus kasama doon yung creditor. Yes, no? Correct. Kasama ang creditor. And even a document and a statement that the creditor also is a party to this deed of assignment. Para matali na rin yung matali na rin yung creditor sa inyo. Para maging two-way track. Para protektado rin ang inyong interest. Ayan correct. Po. Oh, ayan, ha? Clear. Okay. Next question, Dean. May nabili kaming lupa. Ang kaso po, may nag-contest
sa aming nabilhan na hindi sa kanila ang lupa dahil katiwala lang siya ng may-ari noon. Pero ang nakarehistro sa lupa ay yung katiwala. Dahil yung katiwala ay may amo siya na inutusan lang siya na bumili ng mga lupa. Patay na rin po yung katiwala at ang tunay na may-ari. Pwede bang makuha sa amin pa yung lupang aming nabili sa kanya? Well, alam niyo po, ganito po yan. Sa ating sistema po ng torrent system, ang isang bumibili okay. ng lupa ay pwede pong mag-rely sa pagka-authentic at authentic na face ng titulo. Kaya po nagbibigay ng titulo sa atin. Tayo po, mag-due diligence po tayo at talagang nakita natin, wala namang mga pasanin at pinacheck pa natin sa register of deeds, sinabi natin, totoo ba ito? Sabi naman niya totoo, walang pasanin, walang mortgage, walang adverse claim, walang lease pendants, in short, malinis na malinis, at chinek natin ang register of deeds, sinabi, meron bang pending na maaaring ma-annotate dito? O meron ba talagang darating na annotation dito? Kung sinabi namang wala, humingi kayo ng certification, ginawa nyo na lahat ng magagawa ninyo. So, ang lumalabas, nakipag-transa kayo sa lumalabas na may-ari, sa titulo, na you had reason to rely upon. So, pasanin po talaga ng kabila na patunayan na walang visa sapagkat, let's say, pineke lang yung pirma nung ano, nung may-ari, o talaga namang... inutusan niya lang ito, pasanin niya po yan. Pero every person po has can rely on the face of the title after checking it and verifying it and questioning or asking the register of deeds. Ayan po. Yes. Kaya mahirapan po yung kabila. To file a case, everybody can file a case. Pero nandun po yung pangsangganin nyo. Ayan po. Mm-hmm. Yes, okay. Good afternoon po, Dean. Ang tanong ko lang po ay sa usaping civil case po ba kung ang complainant na 23 years na anak ay ayaw magsampa ng kaso pero ang kanyang magulang ay gustong sila ang mag-file ng reklamo, pwede po bang yung mga magulang ang mag-file kahit ayaw ng kanilang anak? Pwede po ba na sila pa rin ang magdesisyon sa kanilang anak dahil nga 23 years old na ito? Hindi na po. Pagdating po ng 18 ang bata, wala na pong parental authority ang mga tatay at nanay. Hindi na sila ang nagre-represent ng interest ng isang 18 years old. Yun ang 18 years old ang dapat gumawa at mag-decide ng kanyang gagawin. Ayan po. Yeah. Binanggit niya pa na civil case. Ha? Civil, o kahit na civil case po. Diba? Opo. Ang person in interest. Yes. Na-curious tuloy ako. Ano kaya gusto i-file ng mga parents niya na ayaw niya? Nang wag na. Yes. Ako'y na-curious tuloy, no? Ito, usaping civil. No? Anyway, eto naman. Pwede po bang gawing ebidensya ang mga salita na galing mismo sa kinakasama niya na sinasabing hindi naman malaswa ang ginawa ng kanyang asawa at sinabing hindi naman daw ni-rape sa maselang parte ng katawan? At may voice recording po kami nung nagharap kami sa barangay at sinabi po ng kapitan na hindi masama ang ginawa sa iyo. Maaari po ba 'yon? Yung nagamiting ebidensya sa acts of lasciviousness. Yung pagre-record po, kung may expectation of privacy sa isang lugar kayo nag-usap, eh hindi ho pwedeng i-record nang walang pahintulot ng mga taong re-recordin. Dapat po may pahintulot. Kaya kung wala hong pahintulot at may expectation of privacy, hindi po pwedeng gamiting ebidensya iyan. Ngayon po, yung mga pananalita ng mga tao, as to a certain fact, dapat po nanggagaling, ang gagawa po ng salaysay nun, yung mismong nakaramdam nung kinikwento niya. Kasi po kung ikwento po, ang narandaman ng isang tao, wala po, hearsay po iyon. Pero pwede ako mag-testify. Halimbawa, sinabi ko, tumakbo siya, nakita ko, okay po iyon. Kasi ako mismo ang nakakita na tumakbo siya. Pero kung sasabihin niyo po sa akin, sinabi ko, tumakbo siya, tapos tinitanong sa iyo, paano mong nalaman?
sinabi niya sa akin, tumakbo siya. O, wala po yun. Mm. Hearsay po yun. Oo. Kasi I think ang nangyayari dito ganito eh. Sinabi niya na hindi naman masama ang ginawa ko sa kanya. O eto, naka-record, sinabi niya ito mismo. Pwede daw ba yung magamit na ebidensya? Para patunayan na sinasangga at nagsisinungaling yung kabilang panig. Parang ganun. Kung ni-record po yun at may expectation ng privacy, hindi po pwedeng gamitin hindi yun. Pa rin, hindi pa rin. Kasi may expectation ng privacy. Let's say sa isang sa isang mediation, no po, sarado ang kwarto. 'Di ba po? Kasi siyempre masiselang ang mga pag-uusapan. Hindi dapat marinig ng iba. Okay. May expectation ng privacy po 'yon. Ang expectation noon ang mga tao lang nahandoon ang makakarinig at walang makakapag-record po at yun po yung mga ganong sitwasyon. Ayan po. Ayan. Okay. Next question natin din. Good afternoon, Dean Mel. Gusto po namin kumuha ng abogado sa PAW para ipaglaban ang lupang kinatitirika namin ngayon. Kaso po, hinihingan kami ng barangay certification of, ito na nga, indigency. Alam niyo po. Pero hindi kami binigyan kasi may property sila. Kasi po may property po kayo. Alam niyo po, ganito po, itong mga PAW, sinusuportahan po yan ang ating taxpayers' money para po talagang tulungan ang mga walang kaya, ang mga biyaya po yun ng gobyerno para po makapunta sa korte ang talagang mga maralit at walang kaya. Ngayon po, kasi kayo may property. Dapat may property at nasa inyo pa po yan. Ano po? Mm-hmm. Alam niyo po, ang isang po kasing litigante, dapat rin maging responsable sa mga gastusin ng kanyang gagawin. Ano po, ha? Hindi porkita hindi kayo liquid, pwede na kayo. Mm-hmm. Kung meron kayong mapapagbiling konting property dyan para tustusan ang inyong litigasyon, it's your responsibility to do it kung gusto nyo talagang isulong. At kayo, pwede nyo pong singilin yan sa mga kalaban ninyo kung sila ay natalo sapagkat hindi dapat kayo pumunta sa korte kung hindi sa kanila. Kaya kasama na po yan sa hihilingin yung prayer na tinatawag sa kasong isasampan nyo. Siguro kung assessment ng barangay kaya hindi siya binibigyan ng certification yung para sa mga indigent, sinasabi na may property kayo, hindi talaga kayo yung katulad ng iba dyan na kaya nangangailangan ng libreng counsel dahil talagang walang-wala. Diba? Yes. Walang-wala. Kaya siguro hindi sila nabigyan. Okay, Gladys. We'll be back for more. Tutuloy po namin ni Dean ang ating Q&A. Makaraan ng ilang paalala. Ang oras natin, 1:15 ng hapon. Mula sa Ginebra San Miguel, isang ganadong mensahe ng pag-asa, pagkakaisa, at pagbangon sa new normal. Tayo'y magkaisa sa One Ginebra Nation. Tarangan, kumangon at lumaban sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kayalihan ang kailangan natin ngayon. One Ginebra, One Ginebra Nation. Agawan ng hapon, may pag-asa sa pagbangon. Sama-sama, pakayanin ang pagsubok pang nagkakaisa. Isang lahi, one nation, never say die. One Ginebra Nation. Drink responsibly. Sa Oakland Ascenso, pag-uusapan na ang mga isyong may kinalaman sa perang pinaghirapan mo. Where will it go? How will it grow? Feeling rich and curious na sina Gerard de la Peña at Michelle Orosa sa coolest business ideas, hottest business news dahil bagay sa'yo ang mag-level up sa buhay. Oakland Ascenso, tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang alas 2 ng hapon. Plan your Oakland na. Ascenso is just around the corner sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. O kasintahan, boss sa trabaho o boss na puso mo, relasyon. Sa Radyo 5 at 1PH, sa Signal Channel 1. Okay, mga kapatid, nagbabalik po kami sa inyo para makapagbigay ng payo sa inyong mga tanong.
Okay, back to our Q&A. Next question natin din. Pwede po bang malipat ang apelyido ng bata kahit hindi kasal ang mga magulang? Sa ngayon po ay naka-apelyido ito sa kanyang ina. Oh, baka daw kasi gusto ng tatay na mailipat sa kanya ang apelyido. Pwede po. Pwede po. Kailangan lang pong gumawa ng sinumpa ang salaysay si tatay na sinasabi niyang anak niya nga ang bata at pinapahintulutan niyang gamitin ang kanyang apelyido. Siyempre rin kayo, kung minor di edad ang bata, ang nanay ang sumasakatawan sa interest ng bata. Kayo po ang magbibigay ng pagpapayag, kaya gagawa rin kayong sinumpa ang salaysay, ang nanay, para nga po sinasabing kagustuhan nyo rin po yun. At isasubmita po yung dalawang sinumpa ang salaysay na iyan sa ating local civil registrar. At siguro po, tatawagin lang kayo ng local civil registrar para masyerto lang ang mga ginawa ninyo at tuloy-tuloy na po ang proseso. Ayan po. Ayun. That's it. Ito din. Kung hindi pabaya ang lalaki, may karapatan ba siyang mahiram at makasama ang kanyang anak? Tandaan niyo po, ang isang magulang po ay may legal, likas, moral, natural na karapatan para makasama, makausap, mayakap ang kanyang anak. Okay. Yes. Ngayon po, kung irresponsable talaga ang gustong bumisita at talagang nakakatakot at malalagay sa panganib ang bata, siyempre, pwede pong pigilan. Di ba po? Kaya lang, siyempre, yung mga pagpaparatang na yan, minsan, lumalala lang sa mga salita, pero hindi naman. Kasi nga, ang dalawang panig ay magkagalit. Di ba po? Magkagalit. Magkaaway na matindi. Walang yayan. Lahat na ng bad words ng dictionary nasa kabilang, sinasabi sa kabilang panig at vice versa. Kaya, yes, kaya ang korte talagang tinitimbang yan. Tumigil ang mga ebidensya. Kung may pagpaparatang na masamang tao, eh talagang dapat patunayan. Di ba? Pero minsan, lalong-lalo na sa mga nanay, mga nanay kasi may gut feel eh. Alam mo, naniniwala ako doon. Nung nagpa-practice ako, Gladys, parati kong sinasabi sa mga nanay, sundan mo ang gut feel mo. Kung sa tingin mo nakakatakot ipahiram doon sa tatay, sundan mo lang ang gut feel mo. At kung magsumbong sa korte, let's explain it. Ayun. Ganun yan. Explain. At hindi naman magiging, ibig sabihin ko, unreasonable ang korte. Kasi talagang kanyang iintindihin ang natatakot. Kasi hindi pwedeng walang base eh. Di ba, Gladys? Yon. Lalo na pagpatungkol sa mga anak, di ba? Sorry ha, sa mga kalalakihan. Pagpatungkol sa mga anak, parang talagang nandun ang radar ng nanay, sixth sense, aktibo. Di ba? Yes. Diba, oo, oh, tama yon. Oo. Okay, ito naman din. Ano po ang pwede kong gawin? Dahil isa po akong OFW, gusto ko pong i-correct ang aking edad sa passport ko. Kasi po, pineke po ang taon noon dahil 16 years old pa lang ako nung una akong siguro na nagtrabaho abroad. Ngayon, ang taong nakalagay po sa passport ko ay 48, pero mag-33 pa lang po ako sa December. Ano po ang dapat kong gawin? Salamat and God bless. So, pineke nila yung edad dati. Okay po. Kung hindi po peke ang birth certificate nyo, kung hindi peke, pakita nyo lang po yung totoong birth certificate nyo at palagay ko i-correctin na yan. Kung pineke nyo po ang birth certificate nyo, yun po ipapakansela po at kukuha kayo ng bago at magkakansela po dyan ang korte. Di ba po? At pagkatapos makansela ay kukuha kayo ng late registration. Yan po ang gagawin nyo. Kasi po, pumasok sa alanganin, dapat pong labasan true legal means. At ang legal means po, hindi ganun kadali, di ba po? So, ayan po ang gagawin ninyo. Ayan. Magandang hapon po, attorney. Ano po ang dapat kong gawin? Kasi hanggang ngayon ay wala pa akong natatanggap na notice galing sa NLRC. Ang sabi ng arbiter, matagal na daw ang desisyon. Ang sabi naman po ng abogado ko, wala pa rin silang natatanggap na notice. So, ano doon kanyang gagawin? Sabi mo sa abogado mo, pumunta siya sa NLRC. Punta ka na. Ikaw na rin pumunta. Huwag ka na magwe-wait sa bahay-bahay. Pumunta ka na. Mahalaga yung decision na yan. Diba? Pumunta ka na. Sinabi na pala ng arbiter. Pumunta ka na.
'di ba? Para kunin. Ayan. Oo nga. Nasa GCQ tayo, maaari nang lumabas mag-follow. Oo, up, para diba kunin. Din? Yes. Oo. Okay. Anyway, ito naman, tungkol ito sa perjury din. Pwede na daw bang mag-file ng perjury while the case is ongoing? Nasa transcript kasi, yung mga sinasabi ay hindi naman po totoo. Well, the case is still ongoing. Papaanong malalaman kung hindi ito totoo? Diba? Mm-hmm. Kasi baka yung kabila, para sa kanila, totoo. Diba? So may dalawang istorya ang lahat ng bagay. Diba po? May dalawang istorya. Baka kung naniwala sa kanila ang huwes at sila ang nanalo, tapos na-file yun na iyan, baka kayo pa ang kasuhan ng perjury sapagkat sampakay ng angal sa piskal na mali ang nahandun sa loob, at least through the decision of the judge. Kaya ingat-ingat lang po. Hindi po dapat nagmamadali dito, at kausapin niyo po ang abogado niyo, kasi hangga't umaandar po ang kaso, ang palagay ko lang po, at iyan ang akin naging practice noon, habang umaandar po ang kaso, tinitimbang nga ng huwes kung sino nagsisinungaling. Oo, exactly. Yun po ang punto ng kaso eh, 'di ba? Oh. Anyway, ito din. May question po kami. Meron po kami kliyente na nag-issue ng cheque. Nung ito po ipinasok namin sa bangko, ang nakalagay daw at nakatatak sa cheque at pinabalik sa amin ay DAIF. Nung pinadeposit ulit, closed naman account na daw. Ito pa naman po ay nagkakahalaga ng 30,000 pesos. Pwede na po bang mademanda yung kliyente yon? Okay, ganito po ang gagawin. Ano po, unang-una po, kung ang magdidemanda kayo under the bouncing check law, dapat po bibigyan nyo siya ng demand letter. A demand letter informing him na na-bounce nga ang cheque. Pa-xerox nyo. Huwag nyo bibigay yung original, yung binalik sa inyo, ebidensya sa korte yun. Tapos, bigyan nyo po siya ng demand letter, sabihin nyo nag-bounce, at binibigyan nyo pa siya ng, let's say, 7 araw, 5 araw, depende sa inyo, para maigood ang kanyang utang. Whether babayaran niya ng didiretso siya sa bangko at liligyan ng pondo, o kaya po bibigyan kayo ng cash. Dapat po kasi sa bouncing check law, sabi ng batas natin, bago kayo maghabla, bibigyan nyo na siya ng demand letter. Number one, sinasabi nyo pong tumalbog. Number two, binibigyan nyo po siya ng demand na magbayad, at binibigyan nyo po siya ng taning para makapagbayad. At kung hindi po siya nag-heed ng inyong demand letter, ayan na po, magpapile na po kayo sa piskalya under the bouncing check law. Ayon. Okay. Good afternoon, attorney. Meron po kaming adopted na mag-asawa. Hindi po namin kadugo yung bata. Gusto naming ibalik sa totoong ina ang bata. Pwede po bang ipa-cancel ang birth ng bata? Siguro birth certificate. Naka-apelyido na kasi sa amin. Maraming salamat po. Well, ano po ba ang ginawa nyo? Dumaan po ba kayo sa legal na proseso ng adoption? Dumaan po ba kayo sa legal process of adoption? Kasi po kung dumaan kayo sa legal process of adoption at ang korte ang nag-utos na palitan ang birth certificate po, yung adoption po, wala na pong makaka-rescind yan kundi ang bata. Yan po ang nasa ating domestic adoption law ngayon. Kung dumaan sa proseso ng adoption, may decision decree ang nakakapag-rescind lang po ang bata. Pero kung hindi po kayo gumawa ng o dumaan sa legal process ng adoption, ang ginawa niyong pagpapalit ng apelyido sa birth certificate na yan ay tinatawag na simulated. Isang falsification, isang krimen. Kaya nga po, sa totoo lang, wala po kayong karapatan sa batang iyan sapagkat hindi naman po dumaan sa legal process of adoption sa pamamagitan ng huwes at korte. Kung ginawa lang, nilagay-lagay lang na kayo ang mga magulang pero hindi naman totoo, simulated birth certificate po yan at may kaukulang parusa sa mga gumagawa ng ganyan kasi falsification. Ngayon po, mas mabuti na po na ang bata ay lumaki sa katotohanan.
wag na po nating pahirapan. Tama po, balik nyo po doon sa ano, doon sa mga tunay na mga magulang. Kung hindi naman po ayaw tanggapin at hindi nyo na kaya, nandiyan po ang DSWD para po makaalagaan ang bata at para malaman rin ang katotohanan, para mawasto na ang record ng bata. Biruin nyo, nung simula't simula, hindi nyo naman record iyon. Record po dapat ng bata iyon. Eh, may kasinungalingan na mali po talaga, maling-mali. Kaya po, kung gusto nyo nang ibigay sa tunay na nanay, dapat po lang ibigay sa tunay na nanay kung gusto pa ng nanay o tatay. At kung ayaw naman po at hindi nyo na kaya, bigay nyo na po sa DSWD. At dapat po pa-cancel yung simulated birth certificate na yan. Mali po yan. Hindi tama yan. Iko-korte po yan. Yan po. Okay. Good afternoon po, Attorney Mel and Ma'am Gladys. May binili pong lupa ang parents ko. Tapos, ang pinagawang title na isinama ang tiyahe niya at kapatid. Pero hindi po sila kasama sa deed of sale. Meron po bang karapatan sila sa lupa? Paano pong nangyari iyon? Nangyari, oo. Nakapagtataka po iyan. Dapat po maimbestigahan yung Register of Deeds dyan. O baka peke po iyan. Tignan nyo nga po ulit. Pumunta po kayo sa Register of Deeds. Kasi po, ang tunay na ano, ang mga titulo po, ang owner's copy, kamukhang kamuka nung nahandoon po sa Register of Deeds at pareho pong original. Mas mabuti po, pumunta muna po kayo doon sa Register of Deeds. Kasi po, parati po namin sinasabi, dito sa programa natin na ang ginagawa lang naman ng Register of Deeds, ministerial lang po. Ang ilalagay pong pangalan sa titulo ay yung nakikita niya sa deed of sale. Sa deed of sale mismo, yun ang basis, di ba, Dean? Yes, ginagaya lang, parang ginaganon lang o pinapatong lang. Kaya nga nakapagtataka yan. Kaya dapat investigahan nyo muna. Punta kayo sa Register of Deeds, pakita yan, baka nga peke yan. O kaya po, tignan yung file nung mismong lupa para alam nyo kung ano ang direction talaga na gagawin ninyo. Ayan. Yes. Okay, pagpapatuloy po namin ni Dean ang pagsagot sa inyong mga tanong. Pero we'll take a break. Meron lang pong balitang iahatid ang Radyo 5 mula sa aming himpilan dyan sa TV5 Media Center. Babalik po ang programang Relasyon. Ang oras natin, 1:30 ng hapon. Gusto ko lang mag-level up Digibox ko. Your switch is my command. Dalhin ang non-satellite Digibox dealer and get a satellite box for 500 pesos. Promo is from July 9 to October 31, 2020. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB101776 Series of 2020. Mag-switch na to satellite for only 500 pesos. Bring your non-satellite Digibox to nearest dealer to avail. Delivery and realignment fees apply. Promo is from July 9 to October 31, 2020. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB101776 Series of 2020. Ang Radyo 5 News Update ay hatid sa inyo ng Jen Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Radyo 5, 92.3 News FM, News Update. Narito mga balitang hatid ng Radyo 5. Nais ng Department of Transportation o DOTR na gawing libre ang stored value card sa EDSA busway. Layo nitong matulungan ang mga manggagawa ngayong panahon ng pandemya. Sa panayam ng programang Early All Ready sa Radyo 5, sinabi ni DOTR consultant Alberto Swansing na nakatakda sila makipagpulong sa AF Payments Inc. o AFPI upang ayusin ang reklamo ng mga commuter sa presyo ng beep cards. Ang AFPI ay consortium ng Ayala Group at First Pacific Group na nasa likod ng Tap and Go cards. Apela ni Swansing sa kumpanya gawing libre ang card na dating 50 piso at ginawa na ngayong 80 piso. Sa business news, pansamantalang itinigil ng mobile wallet service na GCash ang paniningil ng bank transfer fees ngayong Oktubre. Sa opisyal na pahayag ng GCash, sinabi nitong muling magsisimula ang paniningil ng 15 pesos bank transfer fee sa 1 ng Nobyembre. Ang aksyon ay kasunod ng mga naglabasang reklamo hinggil sa naturang paniningil, lalo na sa mga customer na gumagamit ng GCash sa kanilang mga financial at business online transactions. At yan ang balita. Ako si Mon Gualvez ng Radyo 5, 92.3 News FM. Radyo 5 News Update. Ang Radyo 5 News Update ay inihatid sa inyo ng Jen Kapitan. Kayang-kaya mo yan.
ang oras, 1:32. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan! Totoo nga ang balita! Nasa Radyo 5 na si DJ Chacha at Ted Filon. Simula sa Lunes, October 5, alas 6 ng umaga, sila ang babago ng tunog ng FM Radio. Isang mensahe ng pag-ahon mula sa Cobra Energy Drink. Bangon na sa pagkakatulog at pagbagsak ng kabuhayan. Matatalo rin natin ang pagsubok. Simula na ng biyahe, hindi lang ng sasakyan, kundi ng buhay tungo sa pag-ahon. Bukas na, hindi lang bote ng Cobra, pati ang daan tungo sa pangarap. Ngayon, panahon na nating bumangon. Cobra, number one energy drink, katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Cobra, number one energy drink, katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Sa mundo ng showbiz, dalawa raw ang mukha, malungkot at masaya. Pero tao rin po silang tulad natin, nasasaktan, umiiyak. Nagkataon lang na sila'y nabubuhay po sa harap ng mga kamera. Pero sa Christy for Minute, ang lungkot, panandalian. Ang saya, happy hormones po muna tayo. Pangmatagalan. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Spread chika, pero spread happiness din. Dahil ang chika, nakakahawa man, happy lang. Christy for Minute. Samahan ang reyna ng happy hormones, Christy for Min. Kalimutan po muna natin ang ating mga problema kahit pansamantala lang. At Romel Chika. Tumutok po kayo, kami na po ang bahala ni Nanay sa inyong hapong chikahan. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. At 1PH, Signal Channel 1. Okay mga kapatid, nagbabalik po ang ating programa dito sa ating himpilan, Radyo 5, 92.3 News FM. Si Dean Mel Santa Maria po ito. Okay. Wala kang invitation, Dean? Ay, oo nga pala po, sa YouTube channel ko, Attorney Mel Santa Maria po, kung gusto niyo pong makita ang iba pang aking mga advices po, pwede po kayong magpumunta doon. At magpindot lang po ng subscribe, Attorney Mel Santa Maria sa YouTube channel. Ayan po. Sara, makita-kita okay. Tayo. Back to our Q&A. Ay, sadali. Keep safe, Attorney Mel, Ma'am Gladys, listening here while bumibiyahe. Pakibati na rin ang aking wife na si Riza Abalos ng happy birthday. Happy birthday to you, Riza Abalos. Ang pagbati ay mula sa iyong asawang si Joseph Abalos. Okay, next question. Nawala yung tinitingnan ko kaninang tanong. Ah, nag-follow up lang siya na hindi naman daw siya nagpapabaya sa kanyang anak, pero tinatago raw ang kanyang anak. Yun, nabanggit mo na kanina kung anong karapatan ng isang ama, di ba? Opo. Hindi, kung gusto niyo makita ang anak niyo at sa tingin niyo ay talagang pinagkakait sa inyo at ang swapang talaga ng kabila, pupunta po kayo sa korte at magpapile kayo ng petition for the exercise of your visitation rights. Sapagkat po karapatan yan ng isang ama kahit na po ang bata ay illegitimate child. Ayan po. Ngayon, maghahanda lang po kayo sa sagot ng kabila. At dyan na po titimbangin ng West kung sino ang nagsasabi ng tama. Yes. Okay, ito naman din. May low-tech po kaming inaalagaan for 23 years. Kami na rin po ang nagbabayad ng amelyar dahil di po binabayaran ng developer noon pa man hanggang sa ngayon. Posible po bang balang araw ay mapasa amin ang loteng ito? 200 square meters ang sukat. Ano daw ang pwede nilang gawin para mapasa kanila ang lote? Bilin niyo po. Pa-donate sa inyo. At kung kamag-anak niyo yung may-ari, di mamamana niyo. Ganun lang po yan. Simple, pero dapat pong gawin. Ay nagpapalit po ang pag-aari ng isang ari-arian sa pamamagitan ng pagtitinda sa isang tao,
pagbibigay, donation, at pagmamana. Saan po kayo dyan? Ngayon po ang sinasabi nyo, kayo po ang naguhulog ng amilyar. O in advance nyo lang po iyon. Pero wala pong kasunduan na ibebenta sa inyo. Di ba po? Ganun po yan. So ang nangyari lang, nagkaroon lang ng utang sa inyo yung totoong dapat magbayad ng taxes, kung ganyan ang nangyari. Yes. Pero hindi ibig sabihin nun po, nagkaroon kayo ng karapatan na maging may-ari na ng inyong binabayarang lupa. Ayan po. Ng taxes. Yeah. Okay. Good afternoon po, Dean Mel. Ang tanong ko lang po, kasal ako at nagkahiwalay na kami. Nagkaanak po ako sa partner ko ngayon, pero ang apelyido po ng anak ko ay sa dati ko pong asawa na kapangalan. Pwede ko na bang palitan ang apelyido ng anak ko sa totoo niyang tatay? Salamat. Kasi po, ganito po ang nakalagay sa ating batas. Ang isang babaeng may asawa, kung nakapagtalik siya sa taong hindi niya asawa at nagsilang ng bata, ang batang pong iyon ay pinagpapalagay po ng batas na anak ng kanyang legal husband, hindi po nung natural father. At sabi rin po ng batas, ang makapagsasabi lang na yung bata ay hindi niya anak at kung, ay yung si legal husband. At ang gagawin po nung legal husband ay magpapile sa korte na papasinungalingan niya ang pinanganak yung bata na kanya para po matanggal sa pangalan niya. Ganyan po ang proseso dyan. Kaya nga po, sabihin nyo na po sa inyong asawa na legal, kung kayo po illegal na kinasal doon sa legal husband nyo, sabihin nyo na po. At ang palagay ko naman, kung hindi sa kanya yon, eh hindi po yun aamin na kanya. Oo. Kaya obligasyon niya po mag-file ng kaso to impugn the legitimacy of the child. Unless na akuin niya. Okay lang. Okay, eto naman din. Ask ko lang po, ano ba ang tamang sukat ng isang right of way? Pamana po ang lupa sa apat na magkakapatid. Dapat po ay walang kahit na anong sagabal sa daan at pwede po ba namin ipaalis yung mga nakaharang doon? Okay, ito po ang tatandaan natin. Ang right of way po ay pasanin sa lupa ng ibang tao para pakinabangan ninyo. In short, ito po ay isang pribileyo nyo na binigyan kayo ng pribileyo ng batas kasi wala na kayong malabasan kundi yung right of way na lang iyon, wala kayong malalabasan. Kaya nga po eh pasanin yon ng pag-aari ng ibang tao para pakinabangan nyo. At sinabi rin ng batas na ang masusunod sa sukat at haba ay sa inyo. Kaya lang siyempre may tinatawag rin pong abuse of right. Baka mamaya naman po sa sukat na ibinigay sa kanya, eh mawawala ng halaga yung kanilang lupa. Ibig sabihin, magiging inutil na para sa kanila. Hindi naman po dapat ganon. Dapat rin may semblance of fairness. Kasi po, pasanin po nila yun eh. Pinagbibigyan kayo. At syempre, kung right of way po yan, may bayad po ang right of way. Hindi po libre yan. Kaya dapat pag-usapan ninyo. Ano, pero sa batas po, ang nasusunod, yung nangangailangan ng right of way. Pero meron pong tinatawag na paglalabis o pag-abuse of right. Ngayon po, pagkatapos niyan, mag-uusap rin po kung paanong bayaran ang gagawin ng gagamit ng right of way. Ayan po. Yes. Okay. Attorney Mel, ano po ang gagawin namin? Kasi kahapon po, yung bayaw ko'y nakahinto siya. Bigla po siyang binangga na nagbabike. Bumangga po siya sa likod ng motor ng bayaw ko. Yung nagbabike po ang mismong may kasalanan kasi po nakatigil lang ang aking bayaw. Ngayon ay sinisingil po yung bayaw ko ng una ng 15,000 pesos. Yun daw ang halaga ng kanyang bike. 25,000. Wala naman pong ibibigay yung bayaw ko kasi siya ay tricycle driver lang. Ang problema lang po sa side ng bayaw ko, paso na yung rehistro ng motor dahil nagkaroon ng pandemya at hindi niya naayos kaagad. Sobra po yung hinihingi nung nakabike. Ano kaya ang pinakamagandang gawin namin?
Unang-una po, may kasalanan ba ang inyong bayaw nga ba, Gladys? May bayaw, kasalanan? Nakahinto lang daw. Oh. Nakahinto may kasalanan. Kung wala pong kasalanan, hindi dapat siya magbayad. Kung wala pong kasalanan, as in walang kasalanan. Ngayon po, kung hindi po nakarehistro yung anong yan, yung bike na iyan, okay po, may pagpapalagay ang batas na ang mga nag-violate ng traffic rules ang siyang may sala. Pero tandaan nyo, pagpapalagay lang po iyan. Kasi meron pong tinatawag na doktrinang last clear chance. Kung sino po ang huling pwedeng makaiwas ng sakuna, eh siya po ang mananagot. Eh ang bayaw nyo po ay nakapark lang. Nakahintil eh. Yung isang nakabike, ang bumangga eh. Oh. Yes. Kung siya ang bumangga, siya ang huling pwedeng makaiwas, umiwas. Siya po dapat ang may sala o may kapabayaan at the least. Kaya kung walang sala po, igiit nyo na wala kayong sala. Ano po? Kaya lang, ano mo problema, Gladys? Madaming pulis. Madaming pulis at madaming mga ilang mga piskal, ilan lang naman, na hindi alam yung konsepto ng last clear chance. Last clear chance. Ang dalas nang sabihin ng Korte Suprema iyan, last clear chance. Una, kung nagkabangga ng isang nagva-violate sa traffic rule at isang hindi, ang unang pagpapalagay, presumption, yung nagva-violate ang may kasalanan ng banggaan. Pero may pangsangga yung isa na ikaw, bagamat ako'y nagdumaan sa one way, ikaw ang may last clear chance. Yun po, tandaan niyo po yun, doktrina ng last clear chance. Yun po. Okay. Eto naman din, good afternoon po. Ay, balikan na lang natin, nakikita ko, it's time for us to take another break. Saglit lang to, dyan lang po kayo, huwag kayong aalis, babalik po ang programang relasyon. Ang oras natin, 1:44 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Drink responsibly. Wake up to your new morning habit on FM Radio. DJ Chacha and Ted Filon. Together on 92.3 News FM. October 5, Monday 6 a.m. Don't miss it! Teka, usapang technology na. Sa panahon ngayon, napakabilis ng takbo ng buhay at mas mabilis ang mga pagbabago sa teknolohiya. Nakakahabol ka ba? I-tech up na natin ang latest news, personalities, issues, tips, trivia tungkol sa technology, internet, cyber issues at social media. Tech Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Kasama ang ating techie kapatid na si Jing Garcia at tech journalist attorney Melvin Kalimag. Nakakatawa, nakakaaliw, nakakamangha. Nakaka-nosebleed ba? Tech Sabado. Nakakatekot? Na. Tech Note para huwag mahuli sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Attorney Mel Santa Maria, Gladys Lana Lucas. Relasyon. Sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Okay, we're back. Nagbabalik po ang programang relasyon. Ayan, tuloy-tuloy pa rin po ang pagbibigay gabay ni Dean Mel sa mga nagsasangguni at isinasangguni ang kanilang mga problema. Okay, ito Dean. Attorney, pinag-force resign kami ng agency sa security. Sabi, para i-transfer kami sa isang sister agency. Iisa lang ng bandaw. At ngayon, lahat na benefits namin sa Mother Security Agency ay ilalagay lahat sa isang agreement. Pero, mag-resign daw muna po kami. It's possible, attorney, na tama ang pinapagawa nila. Huwag nyo na lang pong banggitin ang aking pangalan. Isa siyang SG or security guard. Alam mo, ang sarap, Gladys, pakinggan ang isang boss na nagsasabi, wag kayong mag-alala, lahat ng mga benepisyo nyo ililipat namin sa doon sa company. Total naman, sister company yan. Kaya mag-resign na kayo.
Yun ang... Huwag kayo agad maiinganyo. Sapagkat pag magre-resign po kayo, mawawala lahat ng inyong benepisyo. Yung mga separation pay nyo, hindi po kayo makakatanggap. At malay nyo, totoo nga bang lalagay ko yun doon? Di ba po? Mm-hmm. Isa po ba lang itong pamamaraan para makaligtas sila sa kanilang mga obligasyon sa batas? Di ba po? Mm-hmm. Kasi po ang separation pay, meron pong base 1.5 months for every year of service. Kaya po, kalkulay nyo, dapat po at least may makuha po kayo. Kasi po, tsaka there is no such thing, lahat ho ng forced resignation illegal. Pinuwersa lang kayo para kayo mag-resign. Pinuwersa lang kayo, hindi ho pwede yan. Ang resignation po, nanggagaling po sa inyong free will and act. Kaya po, kausapin nyo mabuti ang inyong boss. Ano nga po ba ito? Kasi po, gusto sabihin nyo, kung gusto nyo yan sa kumpanyang yan, hindi dyan. Pero kung sabihin nila, kasi magsasarado na kami, ibang usapan po yan. Kasi kung magsasarado at hindi naman magsasarado, pero hindi naman lugi, meron po kayong karapatan para sa separation pay kung kayo ay regular rank and file. Ayan po. Yes. Okay. Magandang tanghali po, attorney. Namatay na po ang tatay ko. Hinati na po sa amin ang kalahati ng lupa. Pero sa part ng hatian, nakihati pa rin po sa amin ang nanay. Pwede po ba yon na nasa kanya na ang kalahati, pero doon daw sa kalahating sa tatay, meron pa rin siyang share? Opo, pwede po iyan. Sapagkat kung ang property po, kung ang property, property lang ha, kung ang property po ay conjugal property, nung namatay po si tatay, na talaga pong nahati na yan sa dalawa. Ang kalahati po, kasi conjugal po, alam nyo po ba ibig sabihin ng conjugal? Ang conjugal po ay pag-aari ng dalawang mag-asawa. Kaya po kung namatay ang isa, hahatiin po sa gitna iyan. Isang kalahati pupunta sa buhay na asawa, at yung isang kalahati, yun po ang magiging estado ng patay, kasi po sa patay dapat iyon. Kaya lang po, since wala na siya, pagmamanahan po iyon nung natira niyang compulsory heir. At isa po sa compulsory heir ay si nanay, kung legal na kasal silang dalawa. Kaya po kung dalawa kayo at wala namang naiwang last will and testament, kung dalawa kayong anak, eh siyempre yung kalahati, bibigyan rin po, ang katumbas po ay isang legitimate child. Di one-third, one-third, one-third po. Kaya totoo po, makakakuha si nanay ng mas malaki, isa sa kapagkat kanya yun talaga. Kanya yun. At yung one-third ay mana niya sa tatay nyo at sa asawa niya. Ayan po. Ayun. Okay, eto din. Ako po'y may biniling cellphone, tapos mali po ang dumating. Basag-basag pa po. Ano kaya ang pwede kong ikaso? Balik baka ano, nag-order siya online, no? Oo, balik niyo po yan. Balik niyo po yan. Karapatan po ng consumer ito, ha? Kung talagang wasak ang naibigay sa kanya at talagang hindi naman, yung pala, yung, at isa pa, hindi po yun ang binili ninyo. Eh, talagang dapat, balik niyo po yan. Ang consumer po, pangkaraniwan po, may tatlong R na karapatan. Repair, okay. Return, reimburse, replace. Oh. Apat nga pala po. Return, reimburse, replace. O tama, tatlo. Repair. Oo. Repair, return, reimburse, and replace. Correct. Iyon po ang apat na karapatan ng consumer. Karapatan. Kaya po. Kaya iyan po. Iyan po. Punta kayo sa binilihan nyo at hindi po pa pwede yan. Yes. Okay, ito din. May karapatan po ako sa property namin ng ka-live-in partner ko kasi namatay na po siya. Pero hindi po kami kasal. Kasal siya sa una. Pero kung sakaling kunin ang bahay pong naipundar namin, may habol po ba ako kasi ako po ang nagpagawa at nagpapaayos ng bahay na yon na tinirhan namin ng partner ko na namatay na? Papatunayan niyo po ang extent ng inyong contribution. Ganyan po, it's a strict co-ownership. Basta't naghiwalay po ang dalawang nagli-live in. Pero po, hindi naman po talaga pwedeng ikasal. Magkakaroon po ng co-ownership, pero stricto. Stricto po. Ibig sabihin po, kung nagkahiwalayan na o nawala yung isa,
talaga pong hahatiin po yan sa dalawang panig ayon sa kanilang contribution. Yan po, ayon sa kanilang contribution na aktual na ibinigay. Hindi po yung kamukha nung 147 na, kasi po may isa pang sitwasyon eh. Yung dalawang tao, wala naman talagang problemang magpakasal, ayaw lang magpakasal. May ganun po. Yun po talagang good co-ownership po yun. Kasi po doon sa sitwasyon na yun, kahit na walang kinokontribute ang isa, pero ang isa ay nangangasiwa at nangangalaga ng bahay, enough to split the property in two. Wala pa siyang binigay. Pero ito po yes, sa sitwasyon nyo na hindi naman kayo talaga pwedeng ikasal, talaga pong strict co-ownership to. Wala pong co-ownership hanggat hindi mapapatunayan na may actual contribution ng isa. At kung nagkapatunayan nga at nagkahatian, kwentahan po talaga yan. Kwentahan talaga. Yun ang challenge dyan din, ano? Lalo pat kapartner niya namatay na eh. Yung asawa, sasabihin niya, sweldo ng asawa ko ang ibinili dyan kasi kung ilalaban mo na hindi, may contribution ako, ganito. Oo, dapat yun. Eh, patunayan mo. 50% ako nagbayad niyan, patunayan mo. Patunayan mo. Kung 10% lang ang napatunayan mo, yun lang. Baka suklian ka na lang ng 10%. Ganun yun. Yes. That's the challenge. Okay, Dean, eto, pakibati raw namin si Benjamin Jr. Jochico from Calino, Aklan. Avid listener po ninyo in the last 5 years. So, hello to you, Benjamin Jr. Jochico from Calino, Aklan. Eto, Dean, ano daw bang pwedeng ikaso sa isang taong minumura ang kapwa niya sa Facebook? Ano ba ang pwedeng maging kaparusahan niya? Well, talagang kung naghahamak na yung taong yun at consistent na po talaga ay talagang ginagawa niyang parang habit niya na po yan. Iyan po ay unjust vexation. Pwede po nga maging libel, cyber libel po kung nakasulat pa, di ba po? Cyber libel po, pwedeng humantong ng ganyan. Kaya lang siyempre, mga ganyan po, dapat may mga testigo na meron pang ibang mga nakabasa. Yun po ang importante dyan. Ayun. Yes. Okay, so I think that's it sa ating Q&A sa araw na to. Oy, Biyernes ngayon, ha? Yes. At binabati ko ang lahat. Have a happy weekend. Ayan, sa mga pwedeng magpahinga. Pero alam ko may mga klase si Dean kapag weekend. Yeah. Okay. We'll see you again on Monday, 12:30 pa rin. At inuulit ko po ang aming invitasyon sa inyong lahat simula po sa Lunes dito sa Radyo 5, 4 to 6 in the morning po, Bagong Gawi with Laila Chicadora and Mon Gualvez. And from 6 o'clock hanggang alas 10 po ng umaga, 6 to 10, makakasama niyo si Ted Filon, DJ Chacha sa Radyo 5. That's October 5, Monday. Dean? At ako naman po ang inyong lingkod, si Dean Mel Santa Maria. Babalik po kami sa Lunes. Huwag po kayong magsasawa sa amin. Ito po ang inyong lingkod. Kita po tayo and happy weekend. Happy weekend, Dean. Lord, maraming salamat po sa pagbabahagi sa aming mga kapatid sa programang relasyon ng inyong tulong at gabay. Sana'y mapanatili po sa aming puso't isipan ang lahat ng aming natutunan at piliin gawin sa aming buhay ang wasto at marangal sa inyong mga mata. In Jesus' name, amen. Bye-bye. May pupuntaan pa ba o dapat lang tapusin na? Sinagot na ni na Attorney Mel Santa Maria at Gladys Lana Lucas ang mga tanong sa napasukan mong relasyon sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1.